Jean vs. Maka laban sa nakaraan part 7. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayan na natin ay ikapitong kabanata sa labanan ng Legend Hunter at Veteran Assassin. Pero bago ko nga umpisahan, ilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na. Umpisa ka na natin to. At mag-uumpisa nga yan kung saan sumabog ng sobrang lakas dahil sa sabayan ni Jim Pricks at Maka Zoldyck. At nung unti-unti nang nawawala ang usok, maaninag na kung sino ang nakatayo. At yan ngayon walang iba kundi ang Veteran Assassin. At dyan nga, sabi ni Maka, na aminado nga daw siya na pinasaya siya ng batang Hunter. Pero ang katotohanan nga daw, magkalayo talaga ang agwat nila. At hindi nga daw yun mababago ng bata kahit ano ang gawin niya. Dahil lang malakas, tatalunin nga daw ng mas malakas. Hanggang bumangon na nga dyan ang alamat na Hunter at sabi niya na ang lakas naman ng lolo, winasak ang mga dragon ko. Pwede ba ulitin natin para mas masaya? Pero pagkatapos nga niyang sabihin niyan, sumugod na si Maka ng sobrang bilis kaya si Jing naghanda na dyan. At umatake na nga ang matanda ng sobrang lakas. Kaya wasak ang tinamaan niyan. Pero si Jing nga nakahilag dyan at nasa itaas na bahagi. Pero hindi nga naman malayan ng bata na meron na rin palang malaking kamay ang nasa itaas niya. At binayo nga siya niyan paibaba ng sobrang lakas. Kaya baon na naman dyan ang alamat na Hunter. Pero bumangon pa nga rin dyan si Jim Pricks at nakangiti kay Maka. At bulong na nga lang ni Maka Zoldyck sa kanyang isipan na sobrang tibay nga daw ng katawan ng batang ito. Dahil marami-rami na nga rin daw itong tinanggap na atake mula sa kanya. Pero nanatili pa rin daw itong nakatayo at patuloy na bumabangon sa lahat ng kanyang natatamong atake. Kaya dyan, napaisip talaga ang Veteran Assassin na anong training daw kaya ang pinaggagawa ng batang ito sa kanyang buhay at ganito na lamang katibay ang kanyang katawan. Kaya panigurado daw na sumalang ang batang si Jing sa napakatindi at napakahirap na ensayo o hard training na nagresulta ng kanyang kakaibang lakas ngayon. At dito nga, nagsalita na si Jim Pricks at sabi niya sa matanda
na anong sabi mo sa panata mo kanina, Lolo? Na ang malakas ay tatalunin ng mas malakas. Pero baka nakakalimutan mo na ang malakas ay natatalo minsan ng matalino. Kaya ang sobrang lakas ay pwede ring matalo sa sobrang talino. At sagot nga ni Mara, nakatarantaduan yan. At sabi naman ni Jing, na hindi yung katarantaduan, Lolo. Na hindi mo ba alam na minsan ang matalino ay natatalo ng bobo. At minsan ang malakas ay natatalo ng mahina. At nangyayari yan sa tunay na mundo. At sagot na nga lang ng The Strongest Assassin na isang malaking katarantaduan pa nga rin daw ang sinasabi ng bata. Dahil kung nangyayari man daw yan sa kanilang mundo, eh hindi na nga daw yan importante. Dahil ang mahalaga nga lang daw, eh yung maging pinakamalakas ka. At dagdag niya pa, na kaya nga daw ang tao ay binabansagang The Strongest. Eh dahil sa lakas na tinataglay mo. Pero sagot nga ni Jing, na mali ka na naman dyan, Lolo. Dahil kahit anong lakas ng isang tao, pero wala ka namang tinatalong malakas, eh hindi ka pa rin magkakaroon ng titulo sa pagiging strongest. Dahil kailangan mo munang tumalo ng malalakas para bansagan kang pinakamalakas. At dagdag pa ni Jing, pero may paraan para madumi na ang malalakas na kalaban. At kahit gaano pa ka-high level ang isang nilalang, eh may paraan pa rin para matalo ito. Kung ang lakas, bilis, diskarte at talino, ikaw combination mo, ikaw ang mananalo sa pinakamalakas. At sagot nga ni Mara, nabalu kang bata. Ang dami mong nalalaman. Ang sakit mo naman magsalita, Lolo. Pero totoo ang sinabi mo. Na ang kabaliwan, ikailangan ng isang nilalang. At si Mara nga, isumugod na dyan at sabi niya, na tumigil ka na, baliw na bata. Sabi atakin na siya dyan ng sobrang lakas. At sa lakas nga, eh napatras at nakaladkad si Jim Freaks. At sabi na nga lang niya, no grabe naman talaga tong si Lolo. Parang ayaw niya na ako makita sa mga banat niya. At nung atake pa nga ulit ang Strongest Assassin, eh naglabas na ulit si Jing dyan ng mga replika. At pinagamit ang bawat isa ng iba't ibang atake. May tumitira ng air punch at may bumabato ng mga spirit ball at ang iba naman ay sumusugod gamit ng jajangken. At ang iba pa ay nagpapakawala at nagpapaulan ng dragon head at dragon dive. At anim na atake na naman na magkakaiba ang ginagamit ng alamat na hunter. At ang matindi pa, eh lahat ng kanyang mga clone, eh pwede niyang lagyan yan. Kaya si Maka Zoldyck, eh nahihirapan na namang makalapit dyan. At iniilagan nga niya ang sarit-saring atake ng mga replika. At ang isa pang malaking problema niya, eh hindi niya na naman alam kung nasaan ang tunay na Jing. Kaya kontrolado ng batang hunter ang kanilang sitwasyon. At dyan nga tanong ni Silva kay Zeno na paano nga daw ba nagagawa ni Jing na makagamit ng anim na nine ability at magkakaibang atake ng sabay-sabay. At sagot nga ni Lolo Zeno na hindi nga daw niya alam kung paano yan nagagawa ng bata na nakakagamit siya ng iba't ibang nine ability nang sabay.
kahit na hindi pa siya gumagamit ng nen. At sobrang pambihira nga daw ang talento ng batang ito. Dahil kahit siya nga daw aminado, hindi niya kayang gumamit ng anim na nen ability ng sabay-sabay. Kahit na siya ay isang veterano na sa paggamit ng nen. Kaya sobrang kakaiba daw talaga ang batang si Jing. At hirit naman ni Chairman Netero na sobrang genius daw talaga ng batang yan. At mayroong pinagmanahan na isang nilalang. Kaya si Silva at Zeno ay napatingin kay Netero at tanong nila na sino daw ang nilalang na pinagmanahan ni Jim Pricks. At si Netero naman ay biglang umiti dyan at pagkatapos nga niyan ay balik na ang scene sa labanan ng dalawa. At pinakita na nga dyan ang tunay na Jing at pinagmamasdan nga lang niya habang umiilag si Maka Zoldyck. At sabi nga niya sa kanyang isipan na kailangan nga daw niyang gumawa ng magandang plano para matalo ang matandang ito. At dyan nga, habang umiilag si Maka, sabi niya rin sa kanyang isipan na ano na naman daw kaya ang naiisip ng batang ito. Nag-iisip na naman daw siguro ito ng walang kwentang plano at nililinlang na naman siya gamit ng mga replika. Hanggang ang isang Jing nga, biglang sinalubong si Maka habang umiilag ito. At ang veteran assassin nga, napatingin dyan at sabi niya na replika nga daw ito dahil ang tunay nga daw tiyak na nasa malayo at naghahanap lang ng tamang tiyempo. Kaya pinagmasdan niya ng maigi ang mga replika na nasa malayo at sigurado daw siya na isa dito ang tunay. Kaso ang problema niya marami rin ang mga nasa malayo. Merong gumagamit ng dragon head, air punch at dragon dive. At habang sinusuri niya kung nasaan ang tunay, patuloy rin siya sa pag-ilag dyan. Hanggang nagsalita na nga yung Jing na malapit sa kanya na sumalubong sa kanya kanina. At sabi nga niyan, na sino bang hinahanap mo, Lolo? Ang tunay na ako. Ako mismong nasa harap mo. At si Maka nga, ang tamlay dyan dahil kasama nga daw ito sa plano ng bata. At kung magpapadala nga daw siya, tiyak na mahuhuli siya sa bitag na to. Kaya hindi niya pinansin ang replikang nasa harap niya. Dahil nililin na nga daw siya nito gamit ng salita. Kaya nagpatuloy na lang siyang umilag dyan. At sinasabay ang pagsusuri sa tunay na Jing. Hanggang nagsalita nga ulit ang replikang nanlilin lang. At sabi nga niyan, nakakulit mo naman, Lolo. Sabi nga ko nga yung tunay eh. Hanggang nag-ipon na nga yan ng malakas na jajangken. Pero si Maka nga, walang pakialam dyan. At ang mga dragon head at mga dragon dive ang kanyang iniintindi at tinatupag. Hanggang nilabas niya na dyan muli ang kanyang depensang kamay. Dahil masyado nang marami ang mga atake at hindi niya na may ilagan pa. At tumamalakat yan sa kanyang depensang kamay. At ang replika nga nanlilin lang, atake na rin dyan. Pero bigla na nga lang yan nag-iba ng atake at mas ibang liwanag ang bumalot sa kanyang kamao. Hanggang nagpakwala na nga yan ng napakalakas na energy blast at nawasak ang depensang kamay ng veteran assassin. Hanggang dumiretso na nga ang malakas na atake kay Maka Zoldyck at tilapon nga yan ng sobrang lakas.
at ang replika pa lang ng dilim lang, eh ang tunay na Jimplex pala talaga. At nakangiti nga dyan, ang batang Hunter, at sabi niya, "Nasabi ko naman sa'yo, lolo eh. Ayaw mo naman kasi makinig eh. Tinamaan ka tuloy." Hanggang bumangon na nga ang matanda dyan, pero sa pagtayo nga niya, iyang sama na ng tingin niya sa alamat na Hunter, at parang gigil na siya rito. At sabi nga ni Jing, "Na alam kong mautak ka rin, lolo, at sa malayo mo ako hanapin. Dahil yung mga unang ginawa ko sa'yo, eh lagi ako nasa malayo at nagtatago sa mga replika. At sinadya ko yon para mahuli ka ngayon." Dahil nakatatak sa isipan mo na malayo ang setup ko at nag-aantay lang ng tamang tiyempo sa malayong distansya. Kaya naman, binaliktad ko ang mindset ko. Kaso nga lang, hindi bumaliktad ang isip mo. Kaya nahuli ka ng atake ko. At si Maha nga, hindi na nagsalita dyan at pumorma na lang siya at nag-ipon ng napakalakas na kapangyarihan. At si Jing naman, nag-ipon na rin dyan ng malakas na aura sa kanyang kamao. Hanggang pinakawalan na nga ni Maha ang napakalakas na enerhiya papatama sa alamat na Hunter. Kaya tinira naman yun ni Jimplex ng kanyang energy blast at sabayan nga sila dyan ng malakas na atake. At sumabog na naman ang kapaligiran at sa lakas nga ng explosion, inayanig ang buong paligid. At nung unti-unti na nga nawawala ang usok, eh makikita na dyan na parehas pa rin nakatayo ang dalawa at nakatingin sila sa isa't isa. Hanggang may tumawag nga dyan kay Lolo Zeno at sinagot nga yan ng matanda at sabi nga nang tumawag na na-identify na namin ang dalawa at itutumba na lang sila. At sagot nga ni Zeno na ganun ba? Kami na ang bahala. Hanggang sinabihan na nga ni Lolo Zeno si Maha Zoldyck at tumawag na nga daw ang kanilang kliyente at nakahanda na ang lahat. Kaya sabi ni Maha kay Jing na paano bata? Na mukhang dito na magtatapos ang laban nating dalawa. At sagot nga ni Jimplex na sayang naman lolo kung kailan nag-enjoy na tayo. At dagdag niya pa na alam kong hindi ka nagtodo sa labang ito. At sagot naman ng better na sasin na magsaya ka dahil buhay ka pa. At sabi naman ng alamat na Hunter na gusto kita makalabang muli lolo, pero sana sa pagkakataon na yun ibigay mo na ang lahat. At dyan na nga nagtapos ang part 7 ng video ito. At bago nga tayo magtapos, eh sana, huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, eh sana, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!